Good morning, Blanders! Pinoy Blangan Dubai! Proud to be Pinoy! Go, 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 BBM! Go, 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 BBM! One family, one vote! Ayan! Alam nyo, oh, ano pa rin ako, BBM Sara, dito sa Dubai. Ayan, botohan ngayon. At ako'y nakikinig ng mga news. Bukod sa family ko na nakaboto na, congratulations! Oy, marami kami! Support! Support, BBM Sara! Unity! Ayan! Good luck kaya... Hindi na good luck kasi totoo nga na. Mananalo na si Bongbong Marcos, ang president at vice president na si Sara Duterte. Ayan, hello. At ang Unity Team Senator, hello. Congratulations advance sa inyo. Alam kong mananalo kayo. For sure. Ano, wala lang brown out. Sana naman totoo sinabi ng Miralco na walang brown out. Oh my God, I'm so excited. Today is my off. At ayan, nakikinig ako ng balita. Sinusubaybayan ko ang kung ano man yung nangyayaring botohan ngayon dito sa Pilipinas. Alam kong hindi lang ako, lahat ng OFW dito sa Dubai nakikipag-communicate sa pamilya nila sa Pilipinas at nakikinig sa mga news. Sana walang fake news at sana, ayan, ang ganda-ganda ng gising ko kasi pagising ko pa lang talagang nagbukas na ako ng radio station at laptop ko at tanod ako sa YouTube at sa radio station dito sa Dubai. Ako'y nakikinig na rin. At ako'y natutuwa dahil nakita ko ang aking kapatid na si Osang Adriano Sapio at aking mga pamangkin na si Hannah at saka si Mark. Alam nyo na, di ba? Ayan. At ang aking mother bumoto na rin, si Lita rin, sumoto na rin. Ang kapatid kong si Tintong, si Rose, na hipag ko bumoto na. So, ayan. I'm so excited. Talagang excited na ako. Pag uwi ko, BBM Sara na! BBM Sara na! BBM Sara na! O, di ba? Even though wala ako sa Pilipinas, ang aking kapatid ay bumili ng t-shirt. Bumili, take note, hindi. Bumili ng t-shirt ng BBM Sara. So, ayan. Abangan lang natin kung anong nangyari. At nagpadala sila ng picture nung sila'y bumoto at nagpadala nila ng maliit na video. Isasama ko dito. Okay? So, see you! Ayan, tignan nyo, butuhan na. Pero talagang kanya-kanya pa rin talagang bayaran. Ano? Diyos ko, ano ba naman yan sa atin? Sobrang ng hirap ng Pilipino, talagang nagpapabayad na sila sa kanilang boto. Diyos ko. Ayan, sino na naman kaya yan? May binayad-bayad-bayad pa. O, sige na, mamaya na ulit. At ako'y nagsusubaybay ng news sa, ano, sa YouTube channel. Sinusubaybayan ko yung botohan sa atin. Ha? Okay, good luck, everyone! So, ayan, nanonood ako ng news. Election 2022 ngayong May 9. Dito sa Dubai, do, di ba? Ayan. So, nakikita ko kung ano yung bang nangyayari sa Pilipinas. So, ayan. At ito yung election na live nila na ano ng GMA7. Oo. Kasi ewan ko ba na wala na ako ng palataya sa ABS-CBN simula ng kung ano-ano ang pinagagawa nila. Nawala na ako ng gana kay Angel Luxin. Ayan. Tapos sila Vice Ganda. Kaya hindi na ako nanonood ng ano, Channel 2. Kasi, ano eh, dito na ako sa GMA nanonood. Ayan. Bisa sa Channel 5. Ayoko na ng ano. Wala na kaming TFC. wala namang magandang ano eh. Pinagsasabi. Diba? Di na lang manahimik kung sino yung ano nila. Mga artista pa naman sila. So, ayan. Grabe, no? Dumako naman po tayo sa lalawigan ng Cavite. Dalawa ang inaresto dahil sa Manoy vote buying sa bayan ng Nai. At kagnay po niyan, makakausap natin si Jimmy News singer Rosel Calderon. Grabe! Rosel, anong latest dyan? Anong nangyari dyan sa mga nahuli? Perla, at Remedios Tubal, matapos maakto ang namibigay umano ng sobre na may lamang pera sa barangay Halang na isabite alas 5 ng kahapon. Grabe, ha? Ay kasama rin daw itong mga sample ballot. At ayon kay Police Lieutenant Colonel Renzi Soriano, grabe, ay mga nag-tip daw na concerned citizen sa ugnay sa ginagawa ng dalawa. May apat na residente rin daw na pumunta sa istasyon ng police matapos umanong makasama yung mga pangalan nila, no, sa listahan na hawak ng mga na-arestong suspect.
lumalabas kasi na yung daw listahan ng mga bibigyan sana ng sobre na may lamang pera ay nandoon yung pangalan ng apat na residente na nagtungo sa impila ng pulisya. Pero tinatanggi raw ng mga residente na may natanggap sila na sobre na naglalaman ng pera piya. Rosel, itong nakuha nila, magkano inabot nitong pera, cash, na nakuha doon sa mga suspect? Actually, Pia, nasa 50 sobre yung nakuha, no, na naglalaman ng tigpa 500 pesos. So, lumalabas na nasa 25,000 yung na-recover na pera dito sa mag-giving partner na suspect natin. Uh-huh. So, pero ano, yung dalawang suspect ba? Grabe, ha? Butuhan na, ha? Normal na pahayag. Sino naman kaya kandidato to? Pia, tumangging magbigay ng pahayag, no, yung mga na-arestong suspect. Pero, nauna na raw itong umamin, no? Na galing sa kampo ni incumbent Vice Mayor Roger Pangilinan na tumatakbo ngayong bilang mayor ng Naic Cavite yung pera, no, yung sobre naglalaman ng pera na ipinamimigay nila. Uh-huh. Nagbigay pa ng pahayag yung kampo niya. Ayan, no, nagdadrama na si ate. Nahuli, nagdadrama. Nakausap si Vice Mayor Roger Pangilinan, no? Pero ayon sa kanyang legal counsel, sa abogado niya na si Attorney Stephen Guzman, hindi nila tauhan ng dalawa at mariin nila itong itinatanggi. Hindi rin daw papasok sa ganitong klase ng gawain ng kanilang kampo. Yan, kanya-kanya siraan na, butuhan na, nako. Ay, nako po. Ayon ng gabi, tapos yung mga senior citizen na medyo marami, itong mga nauna na ng mga senior citizen na pumasok dito sa school at bumoto, sila ay may special na mga lugar. Kung halimbawa, yung isang senior citizen ay nasa third floor, yung kanyang presinto, hindi na siya papaakyatin sa third floor, bagkus ay pupunta siya dito sa accessible polling place at ang mangyayari ay magsasign siya ng authorization na pwedeng ibaba yung kanyang balota para dito na sa baba niya pipirmahan. So ganyan yung sitwasyon dito ngayon. Maaga pa lamang ay marami na. Nakita na ho nating bumoto si Senator Ping Lacson, isa sa ating mga presidential candidate, na filapan niya na yung kanyang balot at ngayon pumipila siya, I think, para isubo na, no, dun sa VCM yung kanyang balota. So, dyan po ay nangyayari sa presinto ni Senator Lacson sa Cavite. Go, 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 BBM! BBM! Ayan, boboto na si BBM. Panalo na tayo! Diba? Ayan, boboto na siya sa loko. Ang ganda ng smile niya. Bagong gupit si BBM, oh. Nagpagupit. Nakaboko na dun sa kanyang presinto sa Cavite. Ngayon po naman ay si former Senator Bongbong Marcos. At nandoon po si Sandra Aguinaldo. Tingnan po natin ang update si Sandra tungkol sa kanyang nasasaksihan doon. Kasama si ano? Sa Andro. Ay, mga anak niya. Yes, Jessica, nakikita nyo na naglalakad na itong si Bongbong Marcos papunta sa kanyang presinto. Ito yung 36A, no, na precinct dito mismo sa elementary school. Sa ngayon, Jessica, ay kasama niya yung anak niya na si Sandro. Bagamat ang impormasyon natin ay hindi naman siya botante dito mismo sa bata, kundi siya ay sa Lawag kung saan nga siya tumatakbo. At bukod dyan, Jessica, kasama niya ang kanyang kapatid na si Irene Marcos at siya ang botante rin dito sa Batac, Ilocos Norte. Ang impormasyon natin ay narito si Bongbong, pero siya ay aalis din, no, ngayong araw na ito. At doon siya magbabantay ng pagbibilang, no, sa Metro Manila, sa kanyang headquarters kung saan nga nag-set up sila ng isang war room o parang quick count kung saan nila mababantayan ang pagpasok ng mga boto. At ang impormasyon din na nakukuha natin, go, go, go! Mula dito ay meron lang siyang ting pagmumonitor, no, sa takbo. Okay. Thank you, GMA! Mamaya ho, babalikan po natin si Sandra para bumoto at dalawang oras pa lamang simula na magbukas ang botohan ngayong araw. Kanina ay meron tayong nakausap at pinalad na makausap na mga magkapatid si ganito. Meron sight impaired sila. Sila ito kung sila Joshua at saka sila Jerome Linda, 21 years
told. At ang dala nila kanina ay listahan nila na ginamitan o sumulat sila sa pamamagitan ng braille system. At ang kasama nila dyan ay yung kanilang mga magulang inaasistehan. Tapos sa loob, ang ginawa, ang sabi sa amin, yung mga parents nila yung mag-dictate kung sino yung isi-shade doon sa balota. At tinanong itong dalawa, sila Joshua at saka sila Jerome. Paano kayo to? So ayan, sa Muntin Lupa, anak, ang daming tao sa ano. Ayan, meron silang ano, yung special needs ba tawag dito. Bumoboto din sila, grabe, nakakatuwa naman. Go, go, BBM, go, go, go. Morning, kuya. Dumating ang galing Japan. Eto, Happy Mother's Day sa lahat. Pupunta lang daw ng space. Ay, mami, mo, kuya. Lapit na, ilang araw na lang. Butuhan ng inantay namin. Ngayon, ikaw naman ang aantayin namin. Ingat ka dyan palagi. Andito na naman kami sama-sama. Miss ka namin, kuya. Ikaw ang kulang. Kuya, kumpleto na tayo. Oo, buboto na namin yung dapat iboto. Alam mo na yun, di ba? Bakit agay, Bibim? Ay, sige, nandito siya. Paring Lord, nakaboto na kayo ng umaga. Inunahan ako. Tagay na, BBM. Tagay na. Ilugas yun. Basta panalo na tayo. Basta sa iyo, dito tayo magtoto. Meron pa talong ito kay mami kung saan pupunta. Mi, saan ka pupunta? Ambrose. Ambrose! Sabi ko kanina sa space. Ambrose! Kaling araw na kami umuwi, galing MOA. Ano na namin yung last na ano ni meeting gabansi ni BBM. Last dos ng biling araw. Si Mami, sabi ko, boboto siya. Isa na lang ang kailangan ni BBM. Ang masama kuya, baka maang siya yung makakalimutan si Mimi. Isa na lang kuya. Masilili. Kaya ano talaga, sabi ko kaya rin, tignan niya kung sino yung susulat. Kaya ko na. Masama ito, dalawa yung bumoto nila. Kasi kula ko dilaw, tsaka nung pinky. Ay, ingat kuya. Pipilan na ka. Bye-bye, kuya. Love you. We miss you, kuya. God bless. Bye-bye. Nagpapaalam sa manugang. Bye-bye. May ganun pa eh. Kala mo sa mga punta. Bye-bye. Tayo nga. Kapanta ko na yung bahay. Tapos na kami. Dan na. Uy. Solid BBF to guys. Tara, titi bag. Papanahan natin to. Duterte. Bongbong. Ano kaya yan? Pagod agad! Hindi pa nakakainom yan, ah. Happy birthday, Dominic! Para siyang si Daddy, sabi ko, kuya, si Rod. Ang hiling ni Daddy sa ganyang mga iba-ibang kulay, eh. Yes, yes, yes.
Basta ito nga yan. Han, kung si Daddy nabubuhay, tuwan-tuwa sa iyo yun. Yan ang mga gusto ni Daddy. Hey, sino? Papasyal kayo ni ate? Si ate, papasyal kayo ni ate na. Hindi pa nga ala siya, papasyal ako. Nakalimutan ka na, sino ka ba kasi? Yung anak niyang galing Japan, ipapasyal kayo ni ate Os. Sasama daw ba kayo? Sa Dubai pala siya galing ngayon. Os, sasama daw ba kayo? Eh, kung anak ka, pangalaman dito. Asan naman yung dalit mo? Ha? Kapag ipari ko. Naalala ka lang niya. Kailangan ko sumama ka sa akin. May damit ka. May damit ka naman. Oh, may damit ka naman. Pero may mula lang daw siya. Para wala sa bit-bit. Pagkasi ba tayo yung panty? Malik tayo. Ma, baka maulog kami. Mabaksa ko mami isa-isa. Mami, yung ano? Violet ba yan? Orange yun eh, yung violet. Yung maganda violet, blue ba yun? Wala nang violet, puro buong. Mami! Mami, yung tatlong mukha daw, mami. Pakita mo kay ata yung tatlong mukha. Yung kulay ko yung blue. Ano? Yung asol, yung asol. Sinta, wala, puro ID naman yun eh. Meron yan, may nakaibig yan, nakatago. Hindi, yay! Oo, kulay-kulay lang eh. Kasi nakatope, 2,500 ka, 1,000. Ano siya, sabi? Daming bawa na ID. Oo, hila-hila yun naman. Mami! Ma! Walang Alzheimer pag ano eh, no? May 50 pesos. Oo, kala nyo. Alam ni Mami yung ano, yung bilang ng pera. Alam mo, ha? Gusto ko yung friend. Maganda yung friend. Yeah! Ang kasama kay Mami, ang silence sa mga bagay pati niya. Kung pinukuha na ni Paring Ron, biglang pinalik sa wallet. Hindi pala ang silence ko. Ayan na ni Paring Ron, parang 500. Oo, 500. Alam mo, alam mo. Ayan na, kukunin ko yan eh. Ay, hindi. May dalawang ano dyan, o. Isa ano, ang dalawin. Isa dalawang ano. Oo, mami, mami, o. Mayangin din. Alam mo, kung nabay ka.
Tapos natago na mami, no? Hindi, bibili daw si mami na lechon pagdating ni kuya, di ba, manang? Bibili lechon. Saan, sa bayan? Yeah, lechon yun. Bukas wala na yun. Pati ko, ito. Masaya si... Kuya, masaya si mami kasi sasama daw siya kay ate. Natatakot naman si ate, baka bigla daw magpa-uwi. Mami ka magpa-uwi ito eh. Di ba lang kung ano, kung ano naman naiisip na ito, ang problema, kaya ko iuwi. Baka mamaya, di pa kami umihiga sa unan, pa-uwi na. Saan ko magdala ng damit? Kaya naglalabas ng pera. Hindi na uwi. Ang dalinan niyan. Ay, makinig ka, hindi na daw siya uwi. Hindi. Hindi na. Kuya, ayun na naman ang nanay mo. Imitensyong buhay yan. Sasama daw sa akin, at marinig si pusong hindi iuuwi, hindi na daw siya uuwi. Nakaplano na, kuya. Gawa na lang may isla. Nag-Alzheimer na naman, pero isang libo. Ayaw pitiwan. Hiling mate. Ano yung nagpadyan yung isang buha? Lagi na, sabi mo, inaaya mo ka. Kuya, inaaya kami ni Bunso mag-Jollibee sa SM daw. Kaya kumakain na kami dahil pagkain. Pero gusto niya si Jollibee, ano mo ba sabi? Kami daw bumasok si Prince. Kasama na ako. Bumala, nagana. Bumala. O, dala to. Nagana daw kayo. So ayan, mag 7 o'clock na sa Pilipinas, matatapos na kutuhan. So ayan, thank you sa mga aking mga kamag-anak na bumoto na. Ayan. So, i-upload ko na itong aking video sa YouTube. At bukas ay malalaman na natin kung sino talaga ang mga nangunguna na ipabukas mga ilang araw pa. Ano? So ayan, good luck everybody. Ayan, basta ako BBM Sara. So ayan, sana manalo si BBM para pag-uwi ko. BBM Sara. Ayan. Alam nyo, okay lang naman eh. Na kung sino man yung manalo. Kaya lang, dapat alam nila kung ano yung una-una nilang uunahin sa bayan. Pero alam kong mas maraming plano si BBM at Sara. Kasi nga sa bagay, BBM ta Sara kasi ako. So, pero nanonood din ako ng mga ibang kandidato. Alam nyo ba, gusto ko din si Isko, si Lacson. Gusto ko rin yan sila. At kasi may mga plano, tumakbo sila para sa bayan. Hindi katulad ng isa, tumakbo para wag lang makaupo si Marcos. Yun ang unang-una niyang plano, di ba? Kakaluka, yun ang unang-una niyang plano. Ginawang Santa, Diyos ko po, ano ba yan? Pati mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay binubomba nila kasi hindi siya ang in-endorso. Di ba, dapat hindi yan mga ganyan. Dapat walang galit sa puso. Dapat mapagbigay, dapat ay mahinahon. Diyos ko, pati yung mga supporter niya, grabe. Alam nyo ba, Blanders, every time na magpo-post ako regarding BBM, mayroon talagang hindi pwedeng magko-commit against BBM. Ganun sila. Sila mag-post, wala akong pakailan. Hindi ko, nababasa ako, pero hindi naman ako nagko-comment kung ano-ano. Basta ako nagpo-post kung ano yung gusto kong i-post kasi yan naman ang right natin. Pero after a minute, meron na talagang nasagot, meron na talagang sumasagot ng mga pinklawan. Ayan. Kung ano man yung pinost ko, meron talaga silang sasabihin at sasabihin. Oo. Na ano, ang hindi ko talaga malilimbar yung sabihan akong bobo ako, tanga ako, hindi ko ginagawa yung iniisip yun. Ginagamit ang utak ko, napakatalino ko pa naman daw, ganyan, chuchu, bla 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 bla. O diba, isa bagay, sino nga ba naman ako, diba? E kung sa mga kapatid nga sa Iglesia ni Cristo, nagawa nila na ganun-ganun din yung Iglesia, napakadami ng kapatid sa Iglesia ni Cristo, ginaganun nila, diba? O, diba? At saka, Diyos ko po, sarili mo nga anak, 'di ba? Anak ni Lauren Ligada, ginanyo niya yung nanay niya na halos isinumpa na niya dahil sumama sa BBM. O 'di ba? Eh sino nga ba naman tayo pa na mga BBM supporter na hindi naman natin sila kaano-ano, pero talaga grabe sila mag ano, commit blunders, no? Kakaluka. Iba-iba sila, iba-iba. Basta ako, BBM, kasi nakita ko na yung mga ginawa ng mga Marcos. Na alam ko itutuloy yun ng anak. 'Di ba? Unang-una ngayon mga hospital na 'yan. 'Di ba? Yung mga PGAs, Philippine Heart Center, Lung Center, 'di ba? Kidney Center, 'di ba? Sila nagpatayo ng PICC, 'di ba? So ayan, itutuloy yan ni Marcos. In 36 years walang nadagdag na kahit anong building na itinayo ang mga umupo.
after 36 years na pinatalsik nila ang mga Marcos. Diba? Yung mga highway, mga pagawa pa yan ni Marcos, tinuloy lang nila, diba? So, ayan. So, sana nga manalo si BBM. Diba? O, sige na. See you. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Pinoy Blan and Dubai. Proud to be Pinoy. Eat well, live well. God bless you all. We are all responsible. Bantayin natin ang ating boto. Okay, one vote, one family. Okay, hi, mommy.